Yon, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Pabiktim ito pong kampo ni Apollo Quiboloy kasi ang claim nila, ito daw pong si Apollo Quiboloy ay nagsagawa ng ultimate sacrifice. Nakunang teting na yan, huwag nyo na kaming bolahin pa. Ika nga, hindi po kami ipinanganak kahapon. Alam niyo kung hindi po dahil sa masugid na general na nagngangalang Police Brigadier General Nicolas Torre III at sa kanyang pagpupursige kasama ng mga tauhan niya, yung mga Philippine National Police personnel po natin, may 3,000 pa nga ang talagang ipinadala dyan, na mahuli ito pong si Apollo Quiboloy for more than 2 weeks na. Hindi po susuko ito. Hindi po ito magpapahuli. Kasi alam niya na kapag malaya siya, magagawa niya ang lahat. Pero ang pinakapunto kasi dyan, nasusukol na siya. Wala na siyang pupuntahan pa. In fact, ayon nga po doon sa naging press briefing kagabi nitong si Police Colonel Jean Fajardo, ang spokesperson po ng ating Philippine National Police, nagbigay po ng ultimatum ito pong PNP. Within 24 hours, dapat sumuko itong si Apollo Quiboloy. Otherwise, papasukin po nila yung building na hindi po sila pinapahintulutang makapasok. Siguro na pag-isip-isip nitong si Apollo Quiboloy, talagang wala na siyang choice, kaya sumuko na. Ngayon, isa pa sa mga argumento sa internet ngayon at ipinagpipilitan po ng mga supporter nitong si Apollo Quiboloy ay hindi daw po na-aresto kung hindi sumuko daw po itong si Apollo Quiboloy. Alam niyo, sabi ni Attorney Turion, kung hindi kayo edukado sa batas, hindi nyo alam ito. Ibalik kaya natin sa kanya yung sinasabi niya. Ano, siyempre sa layman's term, hindi natin mauunawaan talaga. In our layman's understanding, hindi natin mauunawaan na ang pagsuko at pagkakaaresto ay iisa lamang. Nauunawaan nyo ba yan? Ha? Lalong-lalo na ito, abogado ito, dapat alam niya yan. Kasi dalawang uri ang voluntary surrender. Ako, hindi ako abogado. Pero alam ko sinasabi ko kasi criminologist ako. Pinag-aaralan namin ang criminal law and jurisprudence. Meron kaming board examination at major subject po yan, 20% ng board examination ng criminology. At yung dalawang uri ng voluntary surrender na yan ay una, makikita doon sa revised penal code under Article 13, yung mitigating circumstances. Oh, anyway, hindi ako abogado eh, kaya magpapakita tayo ng kodi ko. Puntahan natin yung revised penal code. Ano, kasi baka sabihin ninyo, ako yung nag-aabu-abugaduhan lang talaga rito. Pero lahat ng sinasabi ko ay hindi po legal na opinion. Kung babasahin po ninyo, ito pong Article 13 ng ating revised penal code which falls under the category mitigating circumstances. Ibig sabihin po noon sa madaling pangunawa, nagpapababa po ito ng maaaring maging kaparusahan ng isang akusado. Sa subparagraph 7 po nito or paragraph 7 po ng Article 13, nakalagay po rito that the offender had voluntarily surrendered himself to a person in authority or his agents or that he had voluntarily confessed his guilt before the court prior to the presentation of the evidence for the prosecution. Dito, hindi na iserve ang warrant of arrest. Hindi na huli yung tao. Ha? Dito, sa pagkakataong ito, malayo ito kay Apollo Quiboloy. At hindi magpo-fall ito sa kanya. Dahil unang-una, lintik na gastos na ng gobyerno ang ginasta sa kanya para lamang ma-serve yung warrant of arrest kay Apollo Quiboloy. At kung hindi pa siya masusukol, hindi pa siya susuko. Ngayon, ang punto, na-aresto ba si Apollo Quiboloy? By looking dito sa ating rules on revised criminal procedure, revised rules on criminal procedure, kung pupuntahan po natin yung
Puntahan natin yan. Revise rules. O, hindi ako abogado, mga tol. Ha? Sinasabi ko po sa inyo, hindi po ako abogado. Pero nagbabasa po tayo. Ha? At hindi natin kinakailangan maging abogado para maunawaan ang ating binabasa. Ngayon, sabi po dito sa Section 2. Paano isinasagawa ang pag-aresto? But before that, tingnan muna natin ang definition ng arrest. Halos lahat ng criminology student, kabisado ito. Is the taking of person into custody in order that he may be bound to answer for the commission of an offense. Ganun lang kasimple yon, arrest. At paano ito isinasagawa? Dalawang uri. Arrest is made by an actual restraint of a person to be arrested. Ayaw sumuko. Di ba? Hanggang sa masukol siya at nahuli na siya. Or, i-highlight po natin ito, by his submission to the custody of the person making the arrest. Sumuko si Apollo Quiboloy sa ISAP. At meron siyang warrant of arrest. Sinubmit niya yung kanyang sarili sa ISAP. Meron siyang warrant of arrest. May nangyari bang pag-aresto? Meron. Kung titingnan po natin ang binabasa po natin ngayon na revised rules on criminal procedure. Kaya huwag niyong palabasin na hindi na aresto. At huwag niyong i-criticize particular si Secretary Benhur Abalos dahil isa yung abogado eh. Alam niya yung kanyang sinasabi. Nung sinabi ni Secretary Benhur Abalos, quote and quote, nahuli na si Apollo Quiboloy, tama yun. Walang pagkakamali doon. Dahil sumuko si Apollo Quiboloy sa ISAP at parte iyon kung paano isinasagawa ang pag-aresto. Uulitin ko lamang, dalawang uri ang voluntary surrender. Una, to mitigate the circumstances. Pangalawa, kung paano isinasagawa yung pag-aresto. O simply stated ganito, nakapatay yung tao. Before pa i-serve sa kanya yung warrant of arrest, sumuko na siya. Ang essence kasi noon, hindi na kinakailangan gastusan pa ng gobyerno, magbigay pa ng effort ang gobyerno para mahuli ang taong nakagawa ng krimen. At hindi po nangyari yung kay Apollo Quiboloy. Ilang buwan ang lumipas. Milyon ang nagastos ng gobyerno para lamang siya hopefully mahuli. Pero hindi niya isinagawang isurrender ang kanyang sarili. To the extent na siya'y nasukul na, sa kanya lamang naisipan na isurrender ang kanyang sarili doon po sa ISAP. At hindi yon makakaapekto sa kanyang kaso. Walang mitigating circumstances doon. Anyway, hindi naman revised penal code ang kanyang na-violate. Kasi yung voluntary surrender ay ang pinag-uusapan lamang po dito ay ang mga felonies committed under the revised penal code. By the way, yung felonies, ito po yung act or omission in violation of the revised penal code. At hindi po yon ang kanyang kinakaharap na kaso. Dahil special po ang binayolate nitong si Apollo Quiboloy. Republic Act 9208 as amended, the Anti-Trafficking in Person Act of 2003, at saka Republic Act 7610, yung commonly known as child abuse law. Kaya hindi applicable sa kanya itong voluntary surrender na ginawa niya. Dapat wala nang pagtatalo dito. Sa huli, ang mahalaga ngayon, nasa custody ng batas itong si Apollo Quiboloy. At kung hustisya ang hinahanap ng lahat, korte ang magsasabi ng hustisya na yan. Para kay Quiboloy, kung wala siyang kasalanan, at kung may kasalanan siya, para sa mga naging biktima niya di umano. Ngayon, punta po tayo dito sa pa-victim effect nitong kampo ni Apollo Quiboloy. Dito po sa balita ngayon, aba, kakaiba. Parang si Apollo Quiboloy pa ang bida. Kasi pinalalabas nitong si Attorney Israelito Torion na Apollo Quiboloy made an ultimate sacrifice, quote and quote. He decided to make the ultimate sacrifice. Talaga? Anak ng teteng na yan. KOJC Legal Counsel, Attorney Israelito Torion, released a statement following Pastor Quiboloy's surrender to the PNP or AFP on Sunday. He does not want the lawless violence to continue to happen in the KOJC compound. Grabe mang gaslight ang mga tao na ito, no? Palibasa mga utu-utu yata yung mga taga-suporta ninyo, kaya ganun kayo. And he could not bear to witness a second longer
the sufferings that his flock was experienced for many days. Even if he has the right to await the result of the legal remedies being resorted to by his lawyers, he decided to make the ultimate sacrifice by surrendering himself to the PNP and AFP. Unang-una, walang karapatan si Apollo Quiboloy magtago, Atty. Torreon. Huwag mong lokohin ang tao. Ungas ka ba? Isa kang abogado, napakasinungaling mo. Di ba? Bagay yata sa yung pelikula ni Jim Carrey eh. Ha? Nang humarap siya doon sa husgado, hindi siya makapagsinungaling. Kaya lahat ng katotohanan sinasabi niya. Dapat mangyari sa iyo yun eh. Ha? Yung Bruce Almighty, napanood niyo yun mga tol? Kung hindi ako nagkakamali sa titulo, isang abogado na magaling, tapos kinurse siya. Ikaw ay magsasabi na lamang ng pawang katotohanan at katotohanan. Nasa hearing siya, sinasabi niya yung katotohanan. Naknanteteng na yan. Eto, napakasinungaling. Palalabasin pa nila na wala si Apollo Quiboloy sa Kingdom of Jesus Christ compound. E nandun nga. Doon nga sumuko, kumpirmado yan. Ayon po sa naging press briefing kagabi nitong si Colonel Fajardo, panoorin po natin ito mga tol. Hindi ko na-prepare dito eh, naalala ko lang bigla. O ito. Dang 6:30. Mm. Yan. Okay, magandang gabi po. Anong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin, hawak na po natin si Pastor Quiboloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada, at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon, at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao papunta po dito sa Villamore po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at nakakating po sila dito sa Villamore na around 8:30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang alauna, imedya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang... Ay, thank you. Liar pala, hindi pala Bruce Almighty. Sir, thank you. Nakamali ako sa title. Salamat sa iyo, Rida Boggs. Liar, not Bruce Almighty. Pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So, ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Maraming salamat po. Ba ng ano sila sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sumuko o doon po mismo sumuko? Yes po. Linaw, di ba? Doon sumuko si Apollo Quiboloy. Ano yun? Bigla na lang siyang nag-teleport doon. Instant transmission. Parang yung napapanood ko sa Dragon Ball, si gaganon si Goku. Oh. Tapos mawawala, mapupunta sa ibang lugar. Napunta bigla doon yung lima, si Apollo Quiboloy, saka yung apat pang ibang pugante. Huwag nyo na kaming lokohin. Nandoon talaga sila. Masusukol na sila ng napakagaling na general. At salamat. At meron tayong magaling na general. At nabigyan tayo ng pagkakataon na madinig ito pong saloobin ngayon ng magaling na general na ito sa pamamagitan ng vlog ni Macmac Pablo. O, panoorin po natin ha, ito pong vlog ni Macmac Pablo kasi dito, by the way, kumpare ko ito. Ha? Shoutout sa iyo, paring Mac. O, dito na-interview niya si General Torre. O, pakinggan natin ano bang plans ni General Torre ngayon. Kasi sa totoo lang mga tol, kung hindi dahil kay General Torre, yun ang katotohanan dyan, hindi susuko itong si Apollo Quiboloy. Salamat, meron tayong magiting at talagang hindi nagpatinag sa tatlong senador in particular. Itong ginawa ng tatlong senador, parang huling hakbang ito para iligtas si Apollo Quiboloy. Dinedelay talaga nila eh. Gusto nilang patigilin. Kumbaga, impluensya ng desisyon nitong si General Torre, pero hindi nagpatinag si General Torre sa kanilang tatlo, particular dito kay Ronald De La Rosa. O, pakinggan natin ang interview na ito.
What's up mga tropa peeps? So, meron po akong ipapakita sa inyo video. Meron po akong ipapakilala sa inyo na isang superhero ng araw na ito. Sa pagkakahuli dito kaya Pastor Apollo Kibuloy. Nako, panoorin po ninyo itong video na ito. Pakishare. Maraming salamat po. At meron tayong sasabihin pa sa huli, sa dulo. Magandang gabi po, General Torre. Nako, kayo po ang kumbagay, kilalang-kilalang tao ngayon dito po sa buong Pilipinas dahil po sa inyong masidhi na pagpapatupad ng warrant of arrest. I agree, ano, mga tol, talagang nakilala ng lubos itong si General Torre ngayon. Hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo yan. Kasi gumawa ito ng kasaysayan sa Pilipinas eh. Na sa kauna-unahang pagkakataon, may 5 pugante ang inaaresto ng mga pulis at libo-libong mga pulis ang ipinadala para lamang maaresto ang mga pugante na ito. Saka yung kanyang pagsagot sa hearing na isinagawa nitong bato, ha? Hindi natin malaman kung bato ba talaga ang utak nito o malabnaw eh. Kasi kapag sinasabi ng KOJC, tama para sa kanya. Pag sinasabi ng pulis, na dati naman din siyang pulis, parang mali para sa kanya. Kaya sa huli, nilekturan siya eh. Napakatalino nitong si Police Brigadier General Torre. Anyway, tuloy na natin ang pakikinig dito. Para kay Pastor Kibuloy. Sir, ngayon pong nahuli na si Pastor Kibuloy, ano na po ang plano natin ngayon? Ano na po yung magiging plano niyo? Or itong sa pagkakahuli na to, ano po ba ang mga pwede niyo pang gawin para po mahanap naman po yung ibang mga akusado? I think, continue na ang trabaho. I think it's just another obstacle na overcome. So, meron pa pong hearing. May nagtatanong. Meron pa pong hearing tungkol po sa naging operasyon na yan ng PNP sa KOJC kasi suspended lang naman po yung hearing kung di ako nagkakamali. Unless adjourned, meron pa pong susunod dyan na hearing. May mga iba pa namang mga trabaho na nandito sa Region 11. Yan naman natatrabaho natin. So mag-stay pa rin po kayo ngayon dito sa Region 11 pagkatapos pa? Depende sa mga boss yan. It's not my call. It depends on the boss. So pag sinabi lang dito ka, dito. Kung sa iba naman, sa iba naman. Ano naman po ang masasabi ninyo sa mga tumutuliksa po sa inyo ngayon na yung pong inyong paninindigan, hindi nyo sinukuan, sumuko po ngayon si Pastor Kibuloy. Ano po masasabi niyo sa mga detractors niyo, sa mga basher, lalong-lalo na sa mga taga KOJC, sa mga vlogger at sa mga tao po doon na tumutuliksa po sa inyo? Ayos lang yun. All water under the bridge. Tapos na, move on na tayo doon. Okay lang yan. They have the roles. I have my role. And we played all our respective roles to the hilt. Ganun lang naman yun eh. Panoorin nyo ng buo ang vlog na ito ni Makmak Pablo, mga tol, sa kanyang YouTube channel. Nakashare din po ito sa ating channel. Ngayon, ano ang punto? Nagtarabaho lamang itong si General Torre. Kung pinersonal ito ng mga supporter ni Apollo Kibuloy, walang mawawala kay General Torre. Siya, di naman siya na may personal eh. Kung pinapersonal nyo, sarili nyo lamang ang binibigyan nyo ng problema. Ini-stress nyo lamang ang inyong mga sarili. Ano ba ang latest ngayon dito kay Apollo Kibuloy, by the way? Katulad po nung nakita ninyo, pinalalabas po ni Apollo Kibuloy at ng kanyang kampo na siya po ay nagsagawa ng ultimate sacrifice para po maiwasan na raw po yung lawlessness sa loob ng KOJC compound. Wala po yung katotohanan. Hindi po siya nagsagawa ng ultimate sacrifice sapagkat siya po ay sukol na. Oras na lamang po o minuto ang inaantay at eventually mahuhuli na po silang 5. Kaya siguro para lamang magpa-victim, sige suko tayo, i-take natin yung opportunity na ito para lumabas pa rin na bida tayo sa ating mga supporter at sa mga naniniwala sa atin. Ganun lang yon. Huwag nyo na kami lokohin, Atty. Torreon. Ngayon, pakinggan po natin ang balita kaugnay po sa pinaka mga nangyayaring development dito sa kaso na ito na kinakaharap ni Apollo Kibuloy. Una dyan, syempre, na-booking na po yan. Ang ibig sabihin po ng booking and arrest procedure
ay ito po yung proseso na isinasagawa po ng ating kapulisan para po ihanda sa paglilitis ang isang individual o akusado. Kasama po dyan sa paghahanda na yan, ang pagkuha po ng fingerprints, pagkuha po ng mugshots, at iba pang mga personal na detalye doon po sa taong pugante na nahuli ng ating otoridad. And eventually, yan po ay dadalhin sa court of origin na nag-issue po ng warrant of arrest. In that case, syempre na i-transfer po sa Quezon City yung kinakaharap po na kaso nitong si Nakibuloy na child abuse of a minor or sexual abuse sa Quezon City from Davao. Kaya ang return of warrant niyan dito na po sa Quezon City, at saka yung qualified human trafficking, ang return of warrant naman niyan ay gagawin dito naman po sa Pasig City. Panoorin po natin ang balita kaugnay po niyan. Igan Susan Ivan, mahigpit yung pagbabantay ng pulisya dito sa PNP Custodial Center sa loob ng Camp Crame kung saan nakapit ngayon si Pastor Kibuloy at apat na iba pa. Kagabi, sinilbi sa kanila yung warrant of arrest na inisyo ng korte, so mailalim din sila sa booking procedures at medical examination. Bantay sarado ng mga pulis ang convoy na sakay si Pastor Apollo Kibuloy at apat na iba pang kapwa niya akusado na lumabas sila sa Villamor Air Base sa Pasay. Pasado alas 9 kagabi na dumating ang convoy sa Camp Crame sa Quezon City at dumiretso sa PNP Custodial Center. Nasundan ito ng kumpirmasyon ng PNP na sumuko sa KOJC compound sa Davao si Pastor Kibuloy at apat na iba pa. Kinukumpirma po natin, nahawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30, mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Ayon sa PNP, alauna imedya ng hapon kahapon na magkaroon ng negosasyon para sa pagsuko ni Pastor Kibuloy. Kasunod ito na ibinigay na 24 oras na ultimatum ng pulisya. Before natin makalimutan, papurihan natin lahat ng mga pulis na sumama po sa operasyon na ito. Salamat sa inyo mga sir, ha? Mga ma'am and sir, sapagkat yung sakripisyo ninyo for more than 2 weeks ay nagbunga talaga. Hindi man kayo yung aktual na nakahuli kay Apollo Kibuloy, yung effort ninyo, untiring effort and dedication plus determination na mahuli itong si Kibuloy, yun ang dahilan kaya napilitan na sumuko itong si Apollo Kibuloy. Walang ibang terminong dapat gamitin dyan kung hindi napilitan. Yun lang yun. Hindi kusang loob yan ni Apollo Kibuloy na sumuko. Bobolahin nyo pa yung mga tao eh. Atornitor yun eh. Huwag nyo na kaming lokohin. Hindi kami ipinanganak kahapon. Kakaon po ng negosasyon, ang PNP na kinatawan po ng intelligence group at ISAP, pinagtulungan po ito that led to the peaceful surrender po ni Pastor Kibuloy at apat pa. Sa tanong na kung saan nga ba nagtago si Pastor Kibuloy, sabi ng PNP, I don't have at liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa... Hindi sinagot ni Colonel Fajardo, eventually malalaman din naman natin na simple lang naman yung logic will tell us na sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound dyan, nagtago. Ganun lang yon. Kasi napapalibutan ng kapulisan ang KOJC compound. Ano yun? Kung kailan siya susuko, mag-i-sneak in siya papunta dun sa loob ng KOJC? Pwede ba yun? Para siyang si Goku? Instant transmission? Hindi pa pwede yun. Nandoon talaga siya from the beginning hanggang sa i-implement ang warrant of arrest. At yung mga movement na nakikita ng ating mga kapulisan, marahil totoo. Dahil may mga kasabwat. At ang mga kasabot na ito, dapat dito papanagutin. Parang meron ako nabasang isang post ni Kaki Rocky kanina. I-share nga natin dito yon. Rocky. Ano bang page niya? Nakalimutan ko yung page ni Kaki Rocky. Kaki Rocky ba? O, ito. Mukhang... Tama ito, I agree with this. Ha? Yung sinasambit nitong si Congressman Bungalon, na kung meron mang isa sa mga dapat papanagutin dito, walang iba kung hindi bilang accomplice si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano? Ang accomplice kasi, kung babasahin po ninyo ang revised penal code, ito ay
nasa Article 19. Halimbawa, ina-harbor mo, tinatago mo ang isang criminal offender. Ah, pwede kang papanagutin sa punto na yon. At saka yung Presidential Decree 1829, yung Obstruction of Justice. House Assistant Majority Leader Attorney Jill Bungalon, Ondigong and Inday Sara as accomplices of the accused sex offender and human trafficker Kibuloy. Being the administrator of Pastor Kibuloy's estate, specifically the Kingdom of Jesus Christ in Davao City, where the evangelist was arrested, makes him liable under the law, at the very least for harboring a fugitive. The former president, I think, fit in the definition of an accomplice. Being a lawyer also means being an officer of the court. Simply put, he should not be one who should be instrumental in the violations of the country's laws. It can even be a basis for a petition for disbarment. More so, if it can be proven that he did this deliberately, it means not to serve the ends of justice, which is obviously an infraction of the law. Remember, he, for all intents and purposes, was a former president. Pero dapat hindi kasama rito si Inday Sara, in fairness ha. Ako ayoko kay Sara pero hindi kasama dito. Kasi wala naman ako nakita sa punto na parang nagprotekta si Sara Duterte by evidence. Ang kanyang sinabi lamang ay nasa langit na si Apollo Kibuloy. Pero hindi yon sapat para po mapanagot siya under the law. Sa aking pananaw lamang yan. Okay? Anyway, wala naman sinambit si Atty. Jean Bungalon tungkal kay Sara Duterte kung hindi kay Rodrigo Duterte. At higit sa lahat, yung mga tao na talagang naninindigan na walang Apollo Kibuloy sa loob ng KOJC compound, dapat papanugutin ang mga ito. Mga miyembro ng KOJC, particular mga opisyalis nito, na sinasabi nila wala doon si Apollo Kibuloy, pero eventually nalaman natin na nandoon si Apollo Kibuloy, eh dapat mapanagot sila for obstruction of justice. Sana, kung gaano man karami yung isasampa nilang kaso sa ating mga kapulisan, kasi gaganti ang mga ito, mga tol, magkakaroon ng harassment cases dito, sigurado tayo rito. Sigurado tayo na magpapile ng harassment cases ang mga ito, particular kay Police Brigadier General Nicolas Torre. Pero in response, dapat papanagutin din lahat ng mga taong kasabwat ni Apollo Kibuloy para siya po ay makapagtago. Hindi makakapagtago yan ng ganun katagal kung wala pong mga kasabwat na mga individual. Tuloy po natin ang pakikinig dito sa balita. Kustodiyan po ng PNP po ito. Pagdating sa custodial center, sinilbi ang mga warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy at apat niyang kasamahan. Yung kay Pastor Kibuloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse at yung pong qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. At pagkatapos po noon ay binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda rights at mga karapatan po. Isinailalim din sila sa booking procedures, physical at medical examination. Tatlo sa kanila ang tumaas ang blood pressure. Pero tumanggi ang pulisya na tukuyin kung sino-sino. Nag-okay naman na po, binigyan po sila ng... Napakasinungaling talaga ng mga KOJC members na yan. Sasabihin nila, wala si Apollo Kibuloy at yung mga pugante doon sa iba pang mga pugante sa KOJC compound. E nandun nga, sabay-sabay na doon ang galing. Huwag nyo na kaming lokohin pa. Ngayon, sa mga patuloy na naniniwala na si Apollo Kibuloy ay biktima lamang ng politika, I do not know kung ano pa tawag sa inyo. Pero perhaps isang termino lamang. Tanga. Mga tanga kayo. O, hindi ko kayo nilalait. Alam niyo yung tanga, ito yung niloloko ka na pero pilit ka pa rin nagtitiwala dun sa tao. Hindi ka na mahal, ika nga sa pag-ibig, pero minamahal mo pa. Katangahan yun. Ang pagmamahal dapat reciprocal. Pag mahal mo yung tao, dapat mahal ka din niya. Hindi pa pwedeng ikaw lang yung nagmamahal dun sa tao. Mahal niyo si Apollo Kibuloy. Ang tanong, mahal ba kayo ni Apollo Kibuloy? Ako, di ako naniniwalang mahal kayo ni Apollo Kibuloy. Kung mahal kayo ni Apollo Kibuloy, hindi niya pahihintulutan na mapariwara ang kanyang mga minamahal. E ano yung nangyari? Ayon sa akusasyon ng mga biktima, mahal mo yung miyembro mo, isasakripisyo ang mga katawan nito,
iaalay sa iyo dahil bahagi iyon para mapaglingkuran mo siya at maligtas ang iyong kaluluwa. Katangahan yun. Saka sa mga naniniwala dyan, ha, yung mga nagsasabi na walang magulang ang naghahangad ng hindi mabuti sa kanyang anak, huwag kayong maniwala sa kasabihan na yun. Dito kitang-kita natin, isang halimbawa po ito, na may mga magulang dyan sa KOJC na pinapahintulutan na mapahamak ang kanilang mga anak dahil sa kanilang maling paniniwala. Hindi absolute yun. Maraming mga magulang, I myself, ha, na-experience ko yan sa aking tour of duty nung ako'y pulis pa. Ang dami naming nirespondihang mga nangyaring krimen na mismong magulang ang nagpahamak sa kanyang anak. Kaya huwag kayong magpapaniwala sa mga panluloko na yan. Dito maliwanag na si Apollo Quibuloy, hindi niya mahal ang kanyang mga anak. Kung siya'y tumata yung ama sa KOJC, maliwanag na hindi niya mahal ang kanyang mga anak. Kasi kung ikaw talaga nasa matinong pag-iisip, hindi mo pahihintulutan na yung mga anak mo mapahamak. Eh. Ha? Tanging magulang na wala sa matinong pag-iisip ang naghahangad ng kapahamakan sa kanyang anak. At sa punto na yon, tingin ko ganun si Apollo Quibuloy. Ngayon, may kasalanan ba si Apollo Quibuloy o wala? Malalaman natin yan sa darating na panahon. At dito magsisimula yan sa paglilitis sa kanya. Ngayong araw na ito, inaantabayanan natin yung mugshot ni Apollo Quibuloy kung ilalabas ba. Ngayong araw din na ito, inaantay natin yung pag-turnover sa kanya sa korte, sa Quezon City at saka sa Pasig City. Eh abang-abang lamang po tayo sa balita. But before siyempre na makita natin yan, tuloy muna natin ito pong pinapanood natin balita. Gamot ng ating mga doctors, particularly yung paka po sa pagtaas po ng BP, after a few minutes naman po in-examine po sila uli ng mga doctors and nurses at okay na po sila. Natapos na po yung booking, natapos na po yung inspeksyon ng mga gamit nila. Kaya kami ay aalis na dahil magpapahinga na po sila at dinala na po sila doon sa mga kwarto na intended po para sa kanila. Tinanong din namin ng pulisya kaugnay sa selda kung saan nakapiit ngayon si Pastor Quibuloy at apat na iba pa. Basta ang masasabi ko lang po, nandun na po sila ngayon sa area kung saan. May reunion sila ni Go Waping. By the way, si Go Waping dadalo mamaya sa Senado. Pero merong malaking question dyan kung siya ba'y makakapagsalita o hindi. Ano, kung pipiliin niya bang manahimik o kakanta. Kaya tututukan po natin mamaya ang live streaming ng Senado. Magla-live din po tayo dyan. Re-reactionan po natin yung hearing na mangyayari. Alas 10 po ng umaga yan. At sa ngayon, pansamantala na muna tayong magpaalam sa ating live streaming. Pero syempre, bago ko makalimutan, shoutout muna tayo. Hindi po tayo nakapag-shoutout kanina. At hinihiling ko din po sa inyo na samahan po ninyo ako na himukin ito pong si Secretary Benhur Abalos. Bagamat tingin ko, siya po talaga ay maaari ng kumandidato sa pagkasenador, pero hinihimok pa rin po natin sa publiko at sama-sama po nating manawagan na iparamdam sa kanya